morning guys, welcome to my channel. Meron akong i-share ulit sa inyo isang paano kung mag-assemble tayo ng bulk body. Ito, so isang bulk body ng Grand Marquis. Ito, Grand Marquis 2008 Grand Marquis. Ito yung bulk body niya. So, kaya kwan, gagawin ko, assemblein ko at ipapakita ko yung mga pwedeng problema na pwede nyong malaman. So, dito sa bulk body, kung gagawa ka, kunwari, yung na isip mo siya is yung kumakaldag, yung malakas yung ano niya. So ang problema nung kung minsan nandito sa may modulator, yung modulator dito is dito nakalagay. Ito yung modulator niya. Kikita niyo ito, ito ang modulator bulb. So may maliit na bulb dito, so papalitan natin. May kailangan, pag nag-overhaul ka, papalitan mo siya. Kaya kwan, papalitan natin kasi i-assemble na natin. Madali lang naman magpalit nito kasi yung spring na bago, ito yun, nasa kasama ng overhauling gasket. Nandun na sa loob to. So kailangan pinapalitan mo ito pag nag-over. O kahit hindi naman, kung ang problema niya ay yung pag-shifting mo ay malakas kasi ito minimize niya yung ano, yung pressure ng hydraulic. So yun ang ginagamit niya, reduce mainline pressure. So pagka yung mahina na yung spring mo, yun, madali lang niyang ipupulak. So kailangan palitan. So ito madali lang naman palitan. Ito, mayroon siyang lock dyan. Ito, ito yung lock niya. Yan. Tatanggalin yan. Nauhugot yan eh, kahit na... So, labas mo lang siya ng konting ganan. Madali lang. Buka ng ito, long nose. Tanggalin mo ganun. Saraan mo yung ano, daliri mo yung butas kasi yung spring. Madali lang ng palitan yan. Tanggalin. So, ito yung spring. Ito yung lumang spring. So pag ito, weak na, halos parehas lang. Tingnan mo yung spring. Ayan. Ayan. Okay, may pinagkaibaan na pala. Tingnan mo. Ayan. Maiksi. Maiksi yung spring. So kailangan ito ipapalit mo para lumakas siya. Kaya pag maiksi na yon, ibig sabihin weak na. So yun yung bulb. May bulb siya sa loob na tinutulak. Ito yung modulator. Modulator pa. So, ito. Malit lang siya. Ayan o. Kikita niya ito. Ito ang modulator. So, importante ito. Napakaliit na bagay dito pero malaki yung ano niya. ginagawa niya sa gear. Kaya tandaan nyo para alam nyo kung paano nyo sa pantuha sa Ford Marquis yung AOD 4R70W, ayan, at saka yung 4R75E at saka 4R75W, yun yung magkakaparehas yun, AOD A, sabi nila yun yung transmission nyo 2000 hanggang 2011, basta 4R70 4R75, dalawa yon yung 75 4R75W at saka 4R75E. yung 70 pag isa lang siya. So yun yung ano, ito kailangan mo palitan para yung pressure ma-control.
Okay, kung hindi mo pinapalitan yun, ibig sabihin, wait, madali lang niyang itulak. So, nagkakaroon ng problema yung gear pagka ash. Pag shifting mo ganun sa rear. So, ito, ilalagay mo to. Lagyan mo lang ng ano, langis. Para... Kunti lang. Ano, balik natin. Ayan. Ganun lang. Tapos, ilagay mo tong bagong spring. So, malakas na siya. Ayan, itulak mo lang ng ano, 10mm na bolt. Then, sa kami lagay yung lock. Ito yung lock. Madali na magpalit. Ito. Ingatan lang kasi minsan iba yung pinapasokan. Yan na. Okay na. So, ganun lang kung ano niya. Again, yung lock. So, ano yung ilaw ko, hindi ano ata. Ayan. So, yun yung muli dito. Kailangan mo palitan. So, ngayon, susunod na step is sa yung paglagay ng mga ano bulitas. May mga bulitas yan. Ito, magkakasabit yan. May mga kanya-kanya silang ano yan. Position. 8 bolts yung nakalagay rito. Dito. Pero dito, wala. Ano lang siya, plate lang yung nakalagay dito at saka yung gasket niya. So dito, mayroong mga bulitas at saka yung ito, yung tinatawag na ano lang reduce valve. Reduce valve. Mali lang naman. Saka ito, huwag yung kaligtaan yung may ano, may strainer. Yung strainer ay dito nakalagay. Dito lang siya nakalagay. Mayroon siya slot dito. Yan, lalagay mo lang siya ganun. Meron siya lagayan talaga. Kasi sinistring niya yung ano, pamunta sa solenoid. Kasi dito nakalagay ay ano, solenoid ng PCC. Dito. So yung mga valve niya, nalinis ko na rin ito kasi sa huli ko na kasi pagka i-video ko yon mahaba kasi medyo matagal din yung lalo na yung paglalagay. Yung mga spring, walang special tools kasi, mano-mano lang. Ito. Lalagay ko lang yung mga bulitas tapos pa-symbol natin. Madali lang naman kasi yung mga bulitas may ganyan yung position niya. So, ito, mayroon naman sa kasama sa ano, yung overhauling kit. So yung sa overhauling kit makikita mo kung saan yung mga position. Pero yung ibang overhaul kit walang kasama. So ito may kasama yung ano, 4R70W. Okay. So lahat malalaman mo. So yan yung number 2. Kasi sabi dito yung ano, forward clutch circuit 3 and 4 shift valve. Yun, 3 and 4 shift valve. So ibig sabihin yung number 2. Itong number 2, hanapin mo yung number 2. Ayun, yung number 2. So makikita mo dito sa valve. Nandito yung number 2. Nagkatabi yung 2 at saka 6.
Ah, sorry, yung 9 pala, 9 ang katabi niya. 2 at saka 9. Then, ito naman yung number 3. Yan siya, ito. Halos magkatabi sila. So, yung number 3 na to, ito yung ano direct clutch. Yung back out, sabi nila back out valve. Tapos yung number 4, hindi ito naman, dito ilalagay yung number 4 na bulitas. Yun yung overdrive. 1 and 2. 1 and 2. Overdrive, forward, kasama na yun. Kasama yung forward saka yung ano, overdrive. 1 and 2 shift. So number 2 rin ba. At saka yung number 5. Dito sa number 5. Dito yung number 5. Okay. Sa dulo. Kaya kikita nyo yung lagyan ng bulitas dito. Ayan yung bilog. Ito yung ilalagay. So yan yung ano, reverse. Yung orifice sabi niya. Orifice yan. Number 1. So lahat yung mga bulitas niyan mayroon ano dito. Sa may overall ringgit. So, mga susundan mo. So, ilalagay natin isa-isa. Ayan. So, ayan. Ilalagay ko. Walo yun. Walong bulitas. So, ito plastic lang. Hindi naman siya ano, barang bulitas lang. Pero plastic siya. So, walo ito. Kailangan makompleto mo yan kasi pag hindi mo nakompleto, nagkakaroon ng ano, dragging. Dadrag siya. Kasi yung valve, imbis na sarahan niya, yung passage ng langis, hindi niya masarahan. Kung baga continue yung pressure. Tapos, the last one. Kaya yung last one. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Simple lang yung ano, body ng Grand Maxis. Madali lang ito. Basta yung 4R 70, 75. Yun. Dalawa lang naman. Pero magkaiba lang yung ano, double sa kano. Kasi with modulator sila yun, lahat yun. Lahat kaya yung modulator na sinasang ko na yung mga display. Kaya tandaan nyo. Palitan nyo lagi. Ang bago. Para maganda yung ano shifting sa number 1, hindi siya. Tapos ito yung sensor ng ano 1 and 2 sensor. 1 and 2 sensor. Then yung PCC, maliit lang yung PCC niya. Ito, ito yung PCC niya. Kasama rin doon, kasama. So, yung kuwan naman. Tapos, meron siyang separator plate. Oh. Yung separator plate, ang ano rito, tignan mo kasi yung gasket, dalawa ang sumama doon sa overhauling, dalawang piraso. Pag tinitignan mo ganyan ito, parehas. Pero titignan mo yung ano plate dito mo i-testing. So ang pag-testing dito kailangan masusing pag ano pagtingin mo ano tingnan mo maigi. Kasi nga dalawa so meaning dalawang modelo, dalawang klase ng gear ang may gasket dito. So hindi basta maglagay. Basta kumuha ka na lang isa ilalagay mo. Hindi, kasi yung butas, may pinagkaibahan sila sa butas.
So, ayan, titignan mo yung butas kung lahat okay. So, may mga pinagkaiba yan sa butas. So, kaya, tignan mo. Lagay ko yung isa. Ayan, lahat ng butas tumugma. Tumugma lahat. Yun lang ang ano mo. Saminin mo kung lahat yung butas eh. Tapos, tignan mo rito. Ilagay mo sa sinag mo sa ilaw. Ganun. Parang ganun. I-ano mo, tapos titignan mo dito sa kabila. Kung lahat yung butas niya ay transparent, kumbaga makita mo dun sa kabila, diretso. Yun yung basket niya. Kasi itong isa, tingnan mo, lagay ko itong isa. Mayroong pinagkaibaan. Kaya yun yung tingnan. So ito, ayan. Makita ko yung pinagkaibaan niya. So ito, yung butas na to, nasarahan. Wala siyang ano. Kita mo yan? Sarado. Ayan. Ito. Ayan. Wala siyang ano. Walang butas. Ano. Ayan. Tapos, ito pa. Doon sa may accumulator. Kapat ng accumulator. Ayan. Then, ito pa. Hindi siya butas talaga. Kumbaga, meron siyang... So, tingnan mo, ilagay ko yung isa. Tabi natin to. So, ito yung talagang para sa akin. Kasi, sa tingin ko talagang open siya. Tingnan mo yung ano dito sa kanina. Halos hindi niya matak. Nakatakip siya kanina. Ito, ayos lang. May butas na. Then, yung gitna kanina. Ayan, may butas na. Diretso na siya. Ito. So, nakikita mo ito. Diretso na siya. Wala na siya. Tapos dun sa tapat ng accumulator kanina. Ito. May butas na. So, titingnan yung maigi pag naglagay ka ng gasket. Kasi, lalo na sa mga 4L60 din sa may GMC. Yun. Apat yung gasket na sumasama. So, paglagay mo, tignan mo, examinin mo kung tama ba yung mga butas doon sa pit. Dito mo i-base sa pit. Huwag kang mag-base doon sa nakalagay na kuwan lang doon sa karton ng repair kit na nakasulat doon. So, mag-base ka lagi, tingnan mo kung pwede. Yung mga butas eksakto lahat. Kasi pag sarado, eh paano dadaan yung hydraulic? Kasi nandito lahat yung control ng hydraulic. Hindi mag-shifting ng maayos pag barado. Barado yung kung ano. So, yun lang yung mga sikrito ng pag-overhaul ng valve body. Kaya tignan yung maigi. Dapat siya sa atin yung para then ito, ilalagay mo. Dali lang naman ito, ilagay. Ang gagawin mo dito, gusto mong wala ng langis, pwede rin. Pwede rin may langis. Pero sa akin, naglalagay ako ng langis. Nilalagyan ko ng hydraulic na yung ATF. Para mas mainam kasi didikit ko ang gasket. So, hindi ba rin? So, i-ano ko. Lagyan ko para pagkakit ko. Yung 88 plus. So, kuha ka lang, nagyan mo lang yun. Kasi dalawa yung gasket niya pala ito. Ito, magkabilahan. Pero yung gasket niya dito sa kabila, sa, ito, sa valve body pala, para malinaw siya. Ito, valve body. Yun ang importante. Pero yung nasa labas, kasi ganyan yan. Ayan, lalagay mong ganun. So, yung dito sa labas, banda sa ibabaw, ano yon, iisa yon. May butas doon sa may mga tapat nito. Ito, dalawa to. Ito yung plate lang, cover plate. Pero, ayan, oh, mayroon siyang mga ano, daanan ng hydraulic pa rin yan. Ayan. May mga daanan ng hydraulic yan. Kaya, may position din yan. Hindi mo rin may nakakabit kasi yung ano, wala sa square din yung butas. Ano, tornilyo kanya. Ganun din yung malaki. Kaya,
hindi ka mawawala. Kaya hindi mo may lalagay yung apat na tulo pag hindi tama yung position. So, madali lang. Yung gasket dito sa ibabaw, iisa rin yun. Isa lang. Hindi ka gaya yung pad na ilalagay dito sa bag. Dun sa kulong, lalapat dun sa kulong, iisa lang yun. Ganito yung pad. Ayan. May tatlo siyang butas na malaki. So, iisa lang ito na napasara. So, ito talaga yung para dito. Wala namang iba. So, wala kang problema dito. Yung may problema ka lang doon sa balbati, yung gasket dito sa balbati. Kasi, pag napalitan mo ng iba, hindi mo mapagana. Iba, sabihin mo ba't hindi magagana. In-overhaul mo na. So, ang daming nakakamali sa ganun. Lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang. Ito. Para maging tama yung ginagawa nyo. Ito. Panoorin nyo. Then mag-subscribe kayo palagi sa channel ko para subscribe kayo para update kayo dun sa ibang gagawin kong video na i-upload. So yan. Isintro mo lang yung mga butas. Sa kawila pa. So lumapat na siya. Lalagyan ko ng ganito. Maganda yung lapat. Saka kung kunwari, gusto mo ulit baklasin yung ano, hindi siya masisira. Hindi kakapi. Yan yung advantage na alam na pagka baklasin mo ulit. Ayan. So, ganun mo lang. Ganun lang yung ano niya. Tapos, yung isa naman, pwede mo namang ihuli ito bago milagay niyo. So, ngayon, yung isa naman dun sa ilalim dito, sa kanila, yung ano niya, ito lang. Ito yung basket niya. At saka may flip lang. So, ito, ilagay na natin para dali lang. So, lagyan mo ng bolt dito. Kasi dito, isang bolt sa bulo. Then ito, yung malaki. May position to. Hanap mo lang kasi, kumbaga, hindi mo may tutornilyo lang. So, hindi nakatugma dun sa talagang position. Apat na to. Ganun din yung maliit na pick. Ayan o. May daanan ng mga langis. Ganun din dito. Ayan, tignan ko, hindi siya kakas. Hindi siya talaga ano yung mga butas na. Hanap ko lang. Pagka sumintro na yung apat na butas, kaya hindi mo na lang po. So, titan mo lang. Lapat mo lang siya at saka ka maghigpit mamaya pagka na ilagay mo na lahat yung flip. Tapos hindi mo siyang balik na rin. Ilagay mo yung isa na flip. Ito. So, yung flip niya sa'yo, ano, sa ilalim. Ito yung flip. Makikita mo to pag sinasalpak mo yung bulb body dun sa gear. Ito yung nasa, ano nga, sa ilalim mo. So, lagyan mo rin ang hangis. Para in case na magpa-clash ko ulit, ulitin mo yung ginawa mo kung nagkamali ka man. Sa paglalagay, hindi siya masisira. Ito yung advantage na nilalagay na lang siya. Isa lang naman itong gasket. Wala na ako. Pero yung iba, ay kasama yung gulumang modelo. Hindi ito, ano, hindi siya pili ito. Merong lumang modelo kasi may sinasama nito. So,
Saka importante pagka nag-overhaul ka, lahat ng mga spool bag linisin mo kasi ano, nai-stuck yun, nag-i-stuck. Ito nalinis ko na kasi hindi ko na na-videohan. Pero next time, i-video ako nung ano, tatanggalin ko lahat, papakita ko paano tanggal, paano mag-linis. Mahaba-haba yun kasi matagal kasi magtanggal ng mga spool bag. Kailangan mo ng panungki. Hindi basta-basta matanggal kung stuck, lalo pag-stuck. Hirap. Ito lang, parang inaano ko lang ito para medya, may time kasi ako na may ginagawa ko na ngayon ng Grand Marquis. So, magkaka parehasang gear nun. Ganito. Kaya lang dun sa gasket, may pinagkakaiba ang bawat mong gear lang. So lang. Tapos ilalagay mo na siya. So, ito yung ano, dalawang tornillo, may isang guide bolt. Ilagay mo doon sa valve. Pinakagandaan nito, may guide set to. Guide bolt to, dalawa na to. May mahabang walang thread. Ito guide to. Magmula doon sa plate, sa separator plate, hanggang doon sa body, sa may kulong. Dito na nakalagay. Sa dulo, sa tabito. Dulot sa kasunod. Mano-mano lang. Lata yung ano eh. Speed range. Impact. Mano-mano lang. Tama na yan. Ayaw kong bumili ng ano eh, namamahalan ng tools. Sabi kasara daw. Kasara yung tayong daw. Kasara sabi daw. So, kahit ganito lang, pwede na. Gawa ka ng T. Yung bolt ng mga Toyota. Pwede. O yan, pwede na. Galing mo. Di mabilis din. Pwede ka na mag-ipit eh. Hapitan mo na. Hapitan mo na. Hindi naman masyado mag-ipit kasi 10mm lang naman. Malalay lang. Mayroong torque yan talaga. 9 lang. 9 LPS lang. Kaya lang hindi na ako gumagamit kasi mga araw-araw ba naman na nahapitan ko. Nahapit ako ng G's na tornillo. So, yung sequence lang, maghigpit ka, lagyan mo ng ano, kunwari ito, kapitan mo lang isa dito, konti lang, huwag ilapat mo, tapos, yan, lahat. Ganun mo lang, para ma, parang ina, nilalapat mo. Ngayon, kung gusto mong parang wala kang malaktawan na, kapitan mo lahat, isa-isa. Kulera. Saka mo balikan mo yung hado. Ito ang nagtawan. Kapitan mo na siyang isa-isang ganit. Tal, may lapat mo naman. Pero wala akong malampas. Ayan, nakita na rito sa kabila. Ito mo ay itaog. Ay itihayan. Itihayan mo ngayon. Nakita mo ito. Ang dalawang string. At saka itong isa dito sa dulo. Ito lang naman tornillo niyan. Ito. Para ito yung umipit dito sa
separator plate. So, ito, kita mo lang siya. Lapat. Yeah. Lapat mo muna. Yung iba hindi naglalagay ng langis. Kaya lang ako, lagi ko na nilalagay. Just in case. Hindi masisira yung gasket na pinaklas mo. So ngayon, salamat pita. Simple lang ito yung bulb na bati ng Ford Matisse at Ford Victoria. Parinas. Simple lang yung bulb bati. Then, yung ano, gasket niya sa ibabaw. Isa lang ito kasama. Isa lang. So, yan. Tapos na. Ilalagay mo lang yung ito, yung sensor. Dito lang nakalagay. Tawag mo. Ilalagay natin. Diretso. Kunin ko yung PCC na sa ito. Ito yung PCC na ako kasama mo. PCC, meaning ng PCC is torque converter sensor. So dito, bigyan mo lang langis yung may rubber kaya na. Dito, huwag mo kalimutan yung rubber. Bigyan mo ng rubber. Dalawa yan, maliit sa mga. Mayroon din sa kasama sa ano, overhauling yan. So inalay mo muna yun, PCC. Ayan, dito. Then dito naman, mayroon ding rubber yan. Palitan mo rin nandun sa repair kit. Kasi kung minsan nag-leak yan. Pag nag-leak yan, mahina rin yung ano, pressure ito. Ito yung makalagyan mo. Basta mauna yung ano, yung TCC. Mauna yung TCC sa metod na si Bob. Kaya lang. Tapos, isang bolt lang yan. Pwede yung dito sa kabila, nakasama yung bolt na doon sa kulong. Yun ang kulong, tinatawag na kulong yung body. Nakita mo lang yung bolt. Patay mo na yun. Since so, yan. Tapos na. Yun sa ano to ah. Sa kalimutan sa Grand Marquis sa Victoria. Parehas lang. Balbati. Ang pinagkaiba lang, titignan nyo maigi yung gasket dito sa separator plate. Gasket sa between plate at saka yung balbati. Yun ang tignan yung maiki kasi dalawa yung gasket na sumasama sa overhauling gasket. So, tignan mo kung ano yung appropriate na gasket na talaga. Yung talagang para sa kanya. So, ito yung hindi niya sa kanya. So, sa ibang modelo to. Model na sasakyan. Transmission. Hindi mo mapapagana kasi yung butas na accumulator mo rito, hindi na nalagyan. So, yun yung titignan nyo. Ayan. Dito. Ayan yung accumulator dito. Pag ito walang butas, paano makasusupply yung hydraulic dito? Saka yung gitna. Ito. Yan ang pinagkaiba niya malimit. Saka yung dito sa harap. Yun. So, yun lang guys. Kung baguhan ka sa channel ko, mag-subscribe ka para ma-panood mo pa yung mga ibang i-upload kong video. Siguro gagawa ko ng video na yung ano, sa Grand Marquis din, sa Victoria, yung gear, paano mag-assemble one by one. Ganun. Tapos yung maglagay ng mga clutch, rubber, mga piston, yun, gagawa ko ng video mga yun para alam mo kung paano. Madali lang, simple lang din lang kung talagang
panoorin mo, tapusin mo yung video ko, panoorin, ibibigay ko lahat yun. Eh, lalo na ngayon, pagka, ano, magbabakasyon na o kaya magpo-forgood na, hindi na tayo makakamit ng mga ganitong sasakyan. So, ngayon, pagkakataon nyo na mapanood yung mga video ko, kasi ngayon ko lang ito nalaman din. So, hindi naman ako noon naggagawa. Eh kasi parang nahiyari na akong magsalita sa nairoong camera na alam mo nakatutok. Kaya, eh ngayon, ito, nilalakasan ko na lang nung alok ko na magsalita kahit mayroong nakakita sa akin ng mga kasama ko. Para mayroon akong i-upload at makita niya yung papaano kung trabaho namin dito. Kasi pag ikaw ay gusto mo mag-abroad, kailangan mayroon ka na rin alam kasi buyong ng alam mo. Kasi dito maraming dumarating na kasama namin dito. Ang problema sa kanila yung showing work, yung tatawag na yung pagka nakitaan siya na mahina in the first month niya, binabawasan ng sahod yun ang kalimitan. So, kaya guys, yung mga planong mag-abroad, kailangan tumututukan nyo ito kasi ang ipapakita ko yung kailangan mong gawin para alam mo paano ka mag-start, ganun. Paano mo i-trace, yun, gagawa ko pa rin ng video yung paano ka mag-start. Kung paano mo ano, dumating yung customer, ipapagawa sa'yo. Kailangan yun, alam mo kung paano mag-start. Kasi may start din yun. Hindi basta punta ka doon, titignan mo, hindi ganun na mayroong approach. Yun ang tinitignan ng mga amo ko minsan. Yung mga model, sila yung nagsusumbong sa mga amo. Kaya ito, ginawa ko to para makita nyo. Lalo na yung nangangarap malaman ng automatic transmission. Ito pagkakataon mo. Kaya mag-subscribe ka na. Click mo lang yung subscription button dyan. At saka bell. Lagay mo yung ano para may notification ka lagi. Tapos mag-like, mag-comment. Kung ano yung gusto mong itanong, itanong mo. At kung masasagot ko, sagutin kita. Kasi sa makin na, yung siguro kukuha ko sa mga kasama ko dito kasi madalang akong gagawa na. Kung automatic na yung ginagawa ko. Hindi kagaya nung unang, ano, nung nasa ibang workshop ako. So yun lang guys, ito, basta mag-subscribe ka kung baguhan ka sa channel ko. Subscribe and click the button bell para sa mga update videos. Yun lang guys. At sa susunod ulit. Sige, salamat sa subscription at saka sa like. Comment lang. Walang problema. Sasagot mo. Okay, so close ko na. Mahaba na rin yan.